Yan na guys, yung gagawin kong kulungan, kulungan pala ng one, tubig, swimming pool. Kumbaga, eto na siya. Yan. Maliit lang, nasa side ito ng bahay. Kumbaga, sayang naman yung space. Bakasyonan lang naman ito. Kaya nilagyan nila ng swimming pool para matuwa yung mga bata. Ito. Dati kasi bakod lang yan. Kaya naka-finish na yung ibaba. Ay dinagdagan para tumaas. Maging 4 feet. Ayan. Wrap pa lang siya. Ayan, dadagdagan. Ayan. Ang taas niya hanggang bintana. Ayan. Pag dito ka, ayan, dito, malalim. Nasa 4 feet. Tapos ito, nalagyan ko siya ng upuan dito. Yung upuan niya, para pag yung nakaupo ka dyan, nakalubog yung kalahati pato mo sa tubig. Meron siyang upuan dyan. Yan. Meron siyang division dito sa ibaba. Guys, baga, ito'y malalim, 4 feet. Tapos pag dito, slide siya papuntang 3 feet. Pagando sa muna, 3 feet yan. Ayun, magpapalatada kami, lalagyan na namin Sahara. After ng Sahara, lalagyan din ng flexiband para sa waterproofing. Para hindi tumagos yung tubig. At saka ito, yung flooring niya, lalagyan din namin ng bakal kasi mabigat ang tendency ng tubig kapag may laman na. Guys, inabangan ko na nga pala siya ng output ng tubig. Nilagyan ko siya ng gate valve dito. Punta rin sa kanal. Ayan. Bali, ito yung output ng tubig. Ito siya. Ito siya sa parking malalim. Dito siya maglalabas ang dataan ng tubig palabas. Meron siyang drainage, strainer. Ito yung strainer niya, ikakabit ko pag nag-flooring kami. Ito na ilalagay ko dito. Kaya yun po, tendency ng tubig. Igugang ko siya rito, i-level ko na pababa ang tubig dyan. Yan, mataas dyan. Tapos, ibababa ko dito pag nag-flooring na. Yan. And guys, i-update ko na lang kayo sa susunod na vlog ko. Ito, halo namin, nilagyan namin ng Sahara para sa waterproofing, pampalatada. O sige guys, update ko kayo sa next vlog ko para makita nyo yung yari ng swimming pool. Ayan. Kulungan ng tubig. Kumbaga, swimming pool. Semi-swimming pool. Diba guys? Sige, update ko na lang kayo. Bye-bye na.